Zombie apocalypse. Mga kamangluluto, magluluto tayo ng iskabecheng talakito. Marami namang isda na pwedeng iskabeche, pero mas gusto ko to at mas malaman siya. Narito ang mga ingredients natin. Black beans, 2 tablespoons ng sugar, merong vinegar, siling green, luya, kamatis, sibuyas at bawang. Hiwain na natin ang ating mga ricado. Unahin natin ang bawang. Hiwain muna natin siya ng kahit hindi naman masyadong maliit. Okay na yun. Yan. Balatan muna natin. And then hiwain natin. Yung katamtaman lang, hindi naman pinong-pino. Ay balatan na natin ang ating sibuyas. Medium na sibuyas lang ang ginamit ko. Yung iskabecheng isda, para din siyang sweet and sour. Ang pagkakaiba nga lang, nilalagyan siya ng black beans. Hiwain na natin ang ating kapirasong carrots. Itong carrots na ito natira ko lamang. Ayan, isama na rin natin siya. Optional naman kung gusto nyong may carrots. Hiwain din natin siya ng pahaba. Kagaya nung hiwa ng aming luya. Baba ang aking camera. Ayan. Ayan. Ayusin muna natin. Ayan. Sunod na natin ang ating kamatis. Red bell pepper ang ginagamit sa sweet and sour. Pwede rin naman. Ang available nga lang sa akin kasi ngayon ay yung siling haba, yung panglagay sa panigang. Pwede rin naman siya. Ayan. Iwan na natin lahat. Ito na siya. Sangkap. Ayan. At ang ating talakito ay pinirito ko na siya bago pa tayo mag-umpisa. Ang talakito medyo mahal nga lang siya, pero masarap naman siya. Merong maliliit din yan. Nagkataon nga lang na ang nabili ko ay malaki, kaya isa lang ang binili ko. Ayan. Pinirito ko na siya. Handa na natin ang kawali, tayo mag-isa na. Unahin na natin tong ating sibuyas at ang ating bawang. Pagsabayin na natin siya. Ganon din naman yan. Thank you.
Isusunod na natin ang ating kamatis at ang luya. Madali lang naman magluto ng sweet and sour. Masarap din to, lalo na pag paminsan-minsan kang kumakain ng isda. Nakakasawa na kasi ang puro karne. Kaya punta muna tayo sa mga healthy na pagkain. Ilagay na natin ang ating black beans. Salted nga lang yung ating black beans, kaya huwag muna tayong maglalagay ng asin or patis. Mamaya na lang, bago natin hanguin, or pag malapit na siyang maluto, saka natin lagyan ng asin. Kung ito'y kulang pa, yan. Ilagyan din natin siya ng tubig. Mga 2 cups na tubig. Depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming sabaw. Lagyan na natin ang ating asukal. Ilagay na rin pala natin yung ating suka. Yung ating suka ay 1 cup. Depende sa inyo kung gusto nyo na maasin. Ilagay na rin natin ang ating sili at ang ating carrots. Hindi naman kasi kailangan na lutong-luto ang carrots. Hindi naman kasi masyadong masarap pagka lutong-luto ang carrots. Mas masarap yung medyo half-cooked siya. Yung siling green naman, medyo umanghang siya, pero masarap naman. Ayos na ayos lang yung pagkaanghang, hindi naman siya maanghang na maanghang. Yan, nilagyan na natin siya ng black pepper, powder seasoning. Tikman muna natin kung okay na yung lasa. Medyo may kulang pa siya. Habang kumukulo na ang ating mga sangkap, ilagay na natin ang ating piniritong talakito. Ayan, kinukulo-kuloan na siya. Tama lang yung lasa niya. May konting-konting kulang lang na alat. Napakadali lang naman lutuin ito. Yan, lagyan natin ng garlic flakes para mas masarap. Optional lang po yan. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Yan, nilagyan natin siya ng konting soy sauce. Yun yung sinasabi kong medyo kulang ng alat. Mga 1 tablespoon. Yan. Ngayon, ayan sa akin. Ayan lang ang aking sabaw. Ngayon, depende sa inyo kung gusto nyo dagdagan. Ayan. Ready to serve na to. Thank you for watching, guys! Maraming salamat sa suporta!